Alright, experimental psychology tayo. Ito yung parang culminating lecture ko sa mga past lectures ko in this subject. Pag-usapan natin yung pinaka-life skill na tinuturo ng experimental psychology. Many students think itong subject na to very technical, wala namang practical application yan. Yung mga pinag-aaralan dito, puro pang laboratory lang, that's wrong. Kasi kung iisipin mo, merong deep message na sinasabi yung experimental psychology tungkol sa buhay natin. So yun yung i-discuss natin in this lecture. Base lang ako ng mga biblical passages connected to this topic. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. And then gusto ko rin itong nasa Psalm 119. Verse 114, you are my hiding place and my shield. I put my hope in your word. And then last one, meron tayong Psalm 111 naman. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or set foot on the path of sinners, or sit in the seat of mockers. So i-connect natin yung verse na yan, ito, sa topic natin for today on the life skill that experimental psychology teaches. So, derechahan na. Ano ba yung aral o yung skill na tinuturo ng experimental psychology sa isang estudyante na nag-aaral ng subject na to that I don't want you to miss out? Especially kung ikaw nag-aaral ka ng experimental psych, this is the life skill, paano baguhin ang buhay for the better. Or in English, para sa mga nakatira dyan sa Alabama, ano yung life skill na to? Changing life. How to change life for the better. Yan yung tinuturo ng experimental psychology. In fact, kung pag-aaralan mo yung mga main variables in this subject, yan yung message niyan. Remember, we have the independent variable, levels of IV, and the dependent variable. Focus lang tayo sa numbers 1 and 3. Ano ang message ng 1 and 3? Kung totoong may independent variable at totoong may dependent variable, not only in the lab, but also in everyday life. Ang sinasabi lang niyan, everybody read this, may mga epekto sa buhay natin, that's a dependent variable, na kaya nating palitan kung may babaguhin tayo sa ating mga sarili. That's the independent variable. Yan yung life application of numbers 1 and 3. Let me repeat, may mga epekto sa buhay natin, dependent variable yon, na kaya nating palitan kung may mga babaguhin tayo sa ating mga sarili. Kaya nga, given this statement, no, for those of you who feel this, na-feel nyo na ba to before? Yung, bakit parang walang nagbabago sa buhay ko? It's all the same. Pare-pareho na lang. Lagi na lang ganito. Lagi na lang ako defeated. Lagi na lang ako walang pera. Lagi na lang ako bagsak sa experimental psychology. Lagi na lang ako nire-reject ng mga tao. Why is that? Anong sagot? Anong isasagot sa'yo ng experimental psychology? Ang sagot niyan, wala ka kasing binabago. Diba? Gets nyo? Bakit walang nagbabago sa buhay mo? Kasi wala ka namang binabago. Hindi mo naman binabago yung independent variable mo, kaya yung dependent variable mo, laging ganun. Sabi nga ni Henry Ford, no, in connection to that, tama siya. If you always do what you've always done, yun yung independent variable. Lagi na lang yun yung independent variable mo, you'll always get what you've always got. Yun lagi yung dependent variable mo. In fact, sabi pa nga ni Einstein, no, kung yun yung lagi mong ginagawa, huwag kang mag-expect na magiging iba yung output. Same input leads to same output. And if you expect something different, ang sabi niya, ang tawag doon, insanity. Hindi ako nagsabi niya na si Einstein. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Got that? Kaya again, ang tinuturo ng experimental psychology sa atin, kung gusto nating baguhin yung buhay natin for the better, what should we do? Dapat meron tayong babaguhin in our life. Now, let me demonstrate how it's done. Paano baguhin ang buhay for the better? You start with your dependent variable. Again, ang dependent variable, ito yung sinusukat sa experiment. Ito yung outcome variable. Ito yung iniisip nating naaapektuhan ng independent variable. But it does not only exist in the lab, pwede rin yan in our everyday life. So you start here in your DV. Ang ayaw ko sa buhay ko ngayon is blank.
maglagay ka dyan ng mga negative outcomes sa buhay mo. Yung mga bagay sa buhay mo na pangit, na sana gusto mong mabago. Isa-isahin mo yung life components mo, as you can see here, in terms of spirituality, physical health, friendship, or relationship, career, so on and so forth. Maglagay ka dyan ng mga pangit sa buhay mo. Let me help you. Ito yung mga suspecha kong ilalagay mo eh. Pwede nyo dagdagan. Diba? Weak faith. Nako, hindi maganda yan. Mahina ang spirituality mo. Overweight yung katawan mo. Hirap na hirap kang gumalaw. Ang bagal mo tumakbo. Poor cognition. Malabo ka mag-isip. Kinukulang ka sa talino. Selfishness. Masyado kang makasarili. Poor mental health. Yan yung mga bagay na pangit. Ayaw natin sa buhay natin. The dependent variables of our lives. So you can pause this video and do this exercise, and then from there, pag nalagay mo na yung mga ayaw mo sa buhay mo, tatanungin mo, bakit ganito? Saan galing? This is where most people fail eh. Dito lang sila magmumukmok. Yan. So ganito yung buhay nila, iiyak, magdadrama, magrarun sa social media. Dapat, kung psych major ka, at naiintindihan mo experimental psychology, after mo i-identify yung mga dependent variables mo, you ask where it's coming from. Hindi yung nag-stay ka lang dito. Oh, kuwawa naman ako. Oh, bakit kayo ganyan? Oh, bakit ganito yung buhay ko? Oh, Lord, totoo ka ba or hindi? Oh, no? Pati si Lord, siniisip mo pa. So, first step, identify the pangit, and then, you trace saan galing. Bakit ganito? Got that? So, anong ituturo sa experimental psychology? After this, now you find out kung bakit ganito yung outcome variables ng buhay mo, pupunta ka naman dito. Fill in the blank. Sa tingin ko, kaya ako blank, yung mga dependent variables mo kanina yan, dahil sa blank. Oh, yun yung independent variable mo. Remember yung word na dahil sa, yan yung independent variable. Yan yung cause of certain effects. Ito yung mga dahilan na mga bagay-bagay sa buhay mo. So, balikan mo yung mga nilagay mo dito. Ganyan ang buhay mo. Ganyan ang outcomes ng buhay mo dahil sa ano. Identify your independent variables. Let me add some. Yan. Okay? Ito yung mga posibleng dahilan kung bakit ganyan ang buhay mo ngayon. Yung pagba-Bible study mo, pagdarasal, going to church, yung mga sinasamahan mong friends, ano mga kinakain mo, time studying, paggamit mo ng social media, these are the different things in life that you do, meron kang control, independent variable mo, na may epekto sa dependent variable mo. And then from there, i-analyze mo na ngayon. I-coconnect mo na yung IV at yung DV. Ito yung mga bagay sa buhay mo na ayaw mo. Saan galing to? Ito yung mga posibleng pinanggalingan, the independent variable. Now, the thing is, another thing that the experimental psychology will teach you, pagdating sa independent variable, meron mga maling setting. Meron mga maling setting sa buhay natin that leads to these negative outcomes. So, kaya ka ganito kasi mali-mali yung settings mo. Meron kang maling mga ginagawa dito that leads to these negative outcomes. Kumbaga parang cellphone. Minsan yung cellphone mo, hindi mo siya nagagamit ng maayos. Hindi siya 100% efficient. Nagkakaproblema yung cellphone mo. Mabilis maubos yung battery. Mabilis maubos yung memory. Nagahang yung cellphone mo. Umiinit yung cellphone mo. Bakit? Kasi may maling setting sa cellphone mo. Hindi dapat ganun yung setting niya, pero ginawa mong ganun yung setting, kaya nagkakaproblema yung cellphone. The same thing with our everyday life. Meron tayong mga maling setting dito. It's either kulang or sobra. That leads to yung mga pangit na outcome sa buhay. Nagigets nyo? Kaya nga, I think, no, this is one of the reasons why meron tayong tinatawag na mental health crisis in the Philippines. Sabi sa isang report. And many of these are young people. So if you're gonna ask me, bakit maraming kabataan ngayon merong mental health problem? Kasi mali-mali yung setting nila sa independent variables ng buhay nila. And many young people don't even realize na yung setting nila sa independent variables nila, mali. In fact, let me give you some clues. Ano yung mga maling setting sa independent variable mo na nagkukos ng problema? Ang epekto niyan, problema, tulad ng sinasabi dito. Sa 2 Timothy, this is a good passage to give us a clue. Ano yung maling setting? Kapag masyado mong mahal sarili mo. Sounds familiar in today's culture? Ano ang
value ngayon. Mahalin mo ang sarili mo. The self-love movement. Hindi pala mabuti yun. Lovers of money. Oh, nako, marami mga influencers dyan. Hindi na lang ako magbabanggit ng pangalan. Araw-araw, yan ang tinuturo. Paano mahalin ng pera? Kaya marami mga young people ngayon, yan ang goal sa buhay, yumaman. Alright? Boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Yan yung mga maling setting. Kapag mataas yung mga ganyang settings mo, most likely, ang outcomes yan sa buhay, yung dependent variable mo, negative. Now, in contrast, meron din naman mga tamang settings. So, kung may mali, may tama. Right? Meron mga tamang setting sa buhay na kapag ito, tama, you know, yung in-on-off mo dyan, yung high and low mo dyan, tama, it leads to mas magandang output ng buhay. Kaya may mga tao, magaganda ang buhay, maayos ang buhay kasi tama yung setting ng buhay nila. Now, the question is, saan natin hahanapin or sino magtuturo sa atin ng tamang setting sa buhay? This is where God's Word enters the picture. Yan yung pinaka, ano yan, isa sa mga pinaka function yan. The Bible, if you read it, tells you the correct settings of the good life. Hindi killjoy ang Bible. In fact, the Bible leads you to a life of joy. In what way? It teaches you principles. It teaches you the correct settings for life. Ano yung dapat na setting mo sa Bible study? Prayer, going to church, friends, what you eat, time studying, social media use. Alin dyan yung papataasin mo? Alin dyan yung papababain mo? The Bible teaches you that. Kaya nga binasa ko kanina yung 2 Timothy. All scripture is God-breathed. Pero gusto ko i-emphasize yung word na righteousness. Useful yung word ni Lord, the Bible, in training for righteousness. The root word of the word righteousness is right. Yung tama. Ano yung tamang setting mo dito? Ano dapat yung mga bagay na itatama mo sa buhay mo para gumanda yung epekto that you're gonna experience? Let me give you some examples, no, of right settings in line with God's Word. Ang sabi ng God's Word, if you read it, paulit-ulit yan, ang dagdagan mo raw sa buhay mo, yung pagba-Bible study. Reading and meditating on God's Word. Ang daming passages dyan, hindi ko na mabilang. Kapag yan yung tinaasan mo sa buhay mo, ang sabi ng Bible, gaganda yung mga dependent variables mo. Na-experience yan ni David in one of his Psalms. Yung binasa natin kanina, sabi niya, "You are my hiding place and my shield. I put my hope in your word." So pag binabasa raw niya yung Bible, ano nangyayari? Nagkakaroon siya ng psychological security, hiding place, shield. Nasi-secure siya psychologically. And as you know, no, ang security, sabi ni Maslow, it's one of the important psychological needs na dapat meron tayo para gumanda yung mental health natin. So for those of you who are feeling insecure, sa buhay, insecure ka sa relationship mo, insecure ka sa trabaho mo, o insecure ka sa kung ano-ano, what do? Increase your security via reading more on God's Word. And we have scientific evidence for that. Baka sabihin nyo, ito na naman si Sir Howard, nagba-Bible study na naman dito. Napatunayan na yan in many of articles. This is one example that reading God's Word, meditating on God's Word, is good for mental health. I-download nyo na lang to and then basahin nyo on your own, no? How reading the Bible leads to better mental health. Yung mga nagbabasa ng Bible, most likely, maganda yung kanilang coping behaviors kapag nai-stress out sila. Another example, ang sabi sa Bible, no? Ano ang isang bagay na dapat mong bawasan sa buhay mo? Yung pagsa-social media. Yan. Pag binawasan mo yung social media mo, gaganda yung epekto sa dependent variable mo. In fact, kahit common sense lang eh, huwag ka muna mag-Bible dito, it makes a lot of sense. Kapag sobra ang social media mo, ano mangyayari? Addict ka, yung mata mo lagi nakatutok sa telepono mo, maghapon, bumababa yung faith mo. Na-overweight ka. Bakit? Di ka na nag-exercise eh, puro ka na lang Facebook, puro ka na lang Instagram. Diba? Nababawasan yung talino mo. Kasi mababa ang talino sa social media. Actually, depende sa influencer, no, na fina-follow mo. Pero karamihan ng mga influencers na fina-follow, eh kaya nga sila fina-follow, simple lang sila intindihin. Di ba? Mababa yung cognitive level. Oh, eh di doon ka na sa level na yun na sanay.
tumataas yung level of selfishness mo. Eh kasi nga, yun yung value ng social media. Promote yourself. Broadcast yourself. Self-love movement. Isa sa mga paboritong disciples yan ng self-love movement, yung social media. And of course, poor mental health. Bakit? Bakit nangyayari sa'yo yan? Sobra-sobra ka sa social media. So ano sabi ng Bible? Bawasan mo yan. Kaya nga, binasa ko yung third verse eh. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or set foot on the path of sinners, or sit in the seat of mockers. Nasaan yung social media dyan? Kasi yung social media, yan yung norm. Ang social media ngayon is what? Marami dyan, counsel of the wicked. Ang social media, marami dyan, path of sinners. Marami mga pinopromote na thinking, behavior sa social media that leads people to sin. Diba? Ang social media, ano yan? Seat of mockers. Lalo na mockers of God, mockers of the Bible. Lahat yan, nasa social media. Now, don't get me wrong, ha? Hindi ko sinabing huwag kayo mag-social media, kaya nga sabi dito, decrease. Bawasan mo lang. Kasi kapag dyan ka natumira, yan na yung kumain sa utak mo araw-araw. Nako, hindi ka na blessed. Kasi sabi dito, blessed yung mga tao na hindi ganyan. Translated in everyday life, blessed, ibig sabihin happy. Tataas ang well-being ng mga tao na mababa ang exposure sa mga yan. And how does that happen? Bawasan mo yung pagsa-social media mo. Kung dati 3 oras ka nagsa-social media, ngayon gawin mong 30 minutes na lang. At meron tayong pag-aaral dyan that proves that. No, kaya pala ang pagsa-social media detox maganda. Maganda sa mental health. Kapag nilalayo mo yung sarili mo sa social media, according to this study, it leads to better mental health. Download nyo lang tong article na to, basahin nyo, but that's the main message here. Social media detox is true. The more you social media detox, lumalayo ka muna sa social media, lumalayo ka muna dyan, ano nangyayari? Gumaganda ang mental health. The Bible teaches you the correct settings in your independent variable para maka-experience ka ng magagandang dependent variable. Kaya ang application dito, let's study, let's follow God's Word. Hindi killjoy ang God's Word. Hindi tayo nagiging moralista when we read God's Word. Although morality is part of it, pero hindi yun yung goal ng Bible. Ang goal ng Bible is again, to counsel us, to teach us the right things to do in life for us to be closer to God and experience better dependent variables. Hindi killjoy ang Bible. The Bible leads you to the life of joy. At ang isa pang application dito, let's not demonize the Bible. Kasi usong-uso yan ngayon sa society natin, especially social media. Dinidemonyo yung mga tao na nagbabasa ng Bible. Sasabihin, pag Bible reader ka, close-minded ka, ang Bible, ancient book, ang Bible, gawa-gawa lang ng tao yan. Ang Bible, yan yung reason bakit nagkakagera. Ang mga taong nagbabasa ng Bible, mga moralista, close-minded, so on and so forth. Kaya ang ending, marami mga tao ayaw na magbasa ng Bible kasi ayaw nila ma-experience yung social disapproval that is so strong in our society for those people reading the Bible, lalo na sa social media. Kapag nalaman ng mundo na nagbabasa ka ng Bible, mag-post ka ng mga Bible verses dyan, eh talagang makaka-receive ka ng mga negative comments eh. But a deeper question now here is this, and I'm going to go supernatural here. As you know, the philosophy of this channel, hindi lang tayo purely scientific, hindi lang tayo puro journal articles na ganyan, although these articles are important. But we also have to go supernatural because the psyche is supernatural. Bakit ba ang Bible sinisiraan ng maraming tao? I think this is spiritual warfare. Gawa ito ng mga demonyo. Remember, demons, they hate God. And the best way they express their hatred against God is to destroy the creatures God created, especially yung special sa kanya, human beings, created in the image of God. And they know how to do that. How do demons destroy people created by God? By moving people away from the Bible. Yan naman talaga kasi ikasisira ng tao. When humans are separated from God. And how do you make humans separated from God? You make humans blind. You push humans away from God's Word. Ilayo mo yung Bible sa kanila. Sigurado, sira yung taong yan. Kaya ang mga demonyo, yan yung goal.
paano natin gagawin na yung mga tao hindi na nila babasahin yung Bible? And by the way, for those of you na nakataas ang kilay, na kung totoo bang may demonyo na nakaka-influence sa pag-iisip natin, sinabi ni Paul yan. That our struggle is not against flesh and blood. So ang psyche ng tao, hindi lang puro kapwa psyche natin yung nakaka-influence. Hindi lang puro social psychology. But against who? The rulers, the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Nagigets nyo yung logic dito? Ang kategory ng mga binasa ko, rulers, authorities, powers of the dark world, hindi yan mga tao kasi nirule out mo na nga sa first sentence eh. For our struggle is not against flesh and blood. Ibig sabihin, mga tao, hindi mga tao, mga spiritual beings such as demons. Yan yung spiritual warfare. Yan yung atake that humans experience every day. We are being moved away from God's word. And how do they do that? They demonize reading the Bible. And to tell you the truth, this is so unfortunate, pero sa tingin ko, totoo, the demons are doing a great job in pushing people away from God's word. Marami mga tao ang nabibiktima nito, especially young people. Right? Like for example, it starts here. Ano yung mga evidence ko that they're doing a great job? Ayan, no? Yung mga ganyang studies, it starts with how you look at God. Marami mga tao, sinasabi, hindi na raw masyadong mahalaga yung mag-express ka ng mga behaviors mo for God. Mag-express ka ng worship for God. Kasi siguro si Lord hindi na ganun kahalaga. Yan. Kaya ito yung nangyari. Number of Filipinos who think religion is very important drops from 83% to 73%. Hindi na masyadong mahalaga yung spiritual life natin. Ang mahalaga, pera. Ang mahalaga, mahalin natin mga sarili natin. Ang mahalaga, magmahalan tayong mga tao. Sounds right. But in the language of spiritual beings, being a spiritual being like us, hindi maganda tong survey na to. Diba? Dahil marami mga tao, iba na yung tingin sa relationship with God. Hindi na ganun kahalaga. Disconnected na from the church. What happens? It follows two behaviors. Social psychology yan. Your attitude influences your behaviors. Ito yung attitude mo. Hindi na ganun kahalaga yung religion. Behavior mo, huwag na tayo magsimba. Yan. Pababa ng pababa yung mga taong hindi na nagsisimba. Okay, so again, maraming causes yan, no? Gagawa natin ng ibang lecture yan, pero ang focus ko na cause dito is what? Ito, it starts here. Hindi na ganun kahalaga ang religion sa buhay ng tao, mga modern na tao na tayo ngayon, hindi na tayo naniniwala sa mga ganyan-ganyan, let's just trust ourselves, huwag na tayo magsimba. Nagigets nyo? Pero, ano ang consequence niyan? Kapag yung mga tao hindi na nagsisimba, eh di syempre, mga demonyo nagdiriwang. Kasi successful sila in doing that. Now, people are moved away from the church. People are moved away from God's word. Ano nangyayari? Boom. Mental health crisis. Kasi hindi natin nakukuha yung mga spiritual needs natin. Hindi napapakain yung kaluluwa natin ng God's word. Hindi tayo nakakarinig. Hindi natin na-experience yung God's presence. Why? Because again, people are moved away from God's word. Ito ngayon yung effect. Kaya meron tayong mental health crisis. Nagigets nyo? Kapag lumalayo tayo from God's word, hindi natin ina-apply yung mga tamang settings ng independent variable ng buhay natin for us to experience better dependent variables. Nagigets nyo? And what makes that happen? Yung spiritual warfare. These demons are so successful in moving people away from God's word that teaches us righteousness. Oh, kaya again, in closing, ano yung pinaka-message ng experimental psychology? Ito yon. May mga epekto sa buhay natin na kaya nating palitan kung may mga ano, tamang babaguhin tayo sa ating mga sarili. At ang tanong, ano yung mga tamang bagay na yan na dapat nating baguhin sa mga sarili natin para gumanda naman yung dependent variables natin? It's all written in God's Word. God's Word is the source to lead us to a righteous life.
Nagigets nyo? Unfortunately, yun na nga, because of spiritual warfare, many people don't know this. Kaya ang pwede nyong gawin, i-share nyo itong lecture natin, no? Para mas maging aware sila of this spiritual warfare that we are currently undergoing. That is really destroying us. Because these demons are so successful in doing it. Alright? Pero ikaw na nanonood ngayon, may advantage ka. Bakit? Kasi alam mo na yung strategy nila. So anong gagawin mo? Huwag kang magpabiktima dyan. Diba? You start by applying the right settings for your life. Yung tinuro ko kanina, ano yon? Decrease social media, taasan mo yung Bible study mo. Tinan mo, dyan pa lang, mapapansin mo, gaganda yung mga dependent variables ng buhay mo. Alright, so yun lang yung maikli nating lecture sa life skill na tinuturo ng experimental psychology. So wag nyong i-consider yung experimental psych as just a technical subject, pang laboratory lang yan. Based on this lecture, grabe pala yung life application ng experimental psychology. If you have questions, comments, ilagay nyo lang dyan sa baba. Sir Howard here. God bless everyone. Bye-bye.